Nagkomentaryo pa ito ng ganito. Sabi nitong undersecretary ng Department of Trade and Industry, itong Ruth Castelo, ha, yung 500 pesos daw, kasya na sa Noche Buena. Matindi. Ha? Sapat na daw ang 500 pesos para makapaghanda ng Noche Buena sa pamilya yan, ha, na may limang miyembro. Ibig sabihin, yung mag-asawa plus tatlong anak, oh, yung isang mag-anak na may limang miyembro, kasya na ang 500 pesos. Naniniwala ba kayo doon, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Sa panahon ngayon, fake news ay laganap. Kailangan natin ang gabay, di dapat magtiwala. Naniniwala ba kayo na kaya na ang 500 pesos? Na ano ba ito? Nasa Pilipinas ba ito? Nasa planet Earth ba ito? Mas maganda pa, hindi na lang siya nagkukomentaryo ng ganyan eh. Mauna, ang inflation rate natin ha. Oh, ito, para malaman itong official na ito ng DTI. Alam nyo mga kabunyog, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang pagsukat niyan, kasi dapat alam niya to kasi DTI siya eh. Department of Trade and Industry. Trabaho nila yan na mag-monitor ng presyo ng mga bilihin. Yang DTI. Ang pagsusukat ng presyo ng mga bilihin, ang nagiging sukatan po natin yan, yung tinatawag nating inflation rate. Kapag tumataas ang rate ng inflation, yung rate ng inflation ay tumataas, yung porsyentahe ay tumataas, ibig sabihin yan, tumataas ang presyo ng bilihin. So, mas mataas ang inflation rate, mas mataas ang presyo ng bilihin. Pero paano ba kinukuha ang inflation rate? Mayroong tinatawag na CPI at mayroong tinatawag na PPP. Kasi undersecretary siya. Ang pinakamataas na official ng DTI, secretary. Sa ilalim niya, undersecretary. Ay undersecretary daw siya ng DTI eh. Itong Ruth Castelo na to. So dapat alam niya to. Mayroon po tayong tinatawag na PPP. Mayroon din tayong tinatawag na CPI. O. Ano po ba yung PPP? Ano naman yung CPI? Ang PPP, yan po yung tinatawag nating Purchasing Power of the Peso. Kumbaga, di ba madalas nating sinasabi, ano ba to? Ang 100 ngayon, mga 1 year ago, ang nabibili ko sa 100, ganito pa karami. O kaya, ang 1,000, ito pa yung nabibili ko sa 1,000 nung nakaraang taon, parehong buwan. Disyembre 2021, ang nabibili ko sa 1,000, ito pa. Ngayon na December 2022 na, ang nabibili ko ng 1,000, ito na lang. O, yan ang ibig sabihin, yung purchasing power ng peso, humihina. Ibig sabihin, mas kumukunti yung nabibili ng peso mo ngayon kaysa sa ganitong panahon. Ibig sabihin, yung kakayahang bumili ng peso mo, pahina ng pahina, yung purchasing power. Yan, yan po ang tawag doon, purchasing power of the peso. Yun namang consumer price index, yung mga batayang pangangailangan natin, yung mga basic needs natin, food, mga ganyan. Pati yung ano, pati yung mga renta ng bahay o kaya bayad sa kuryente, yung mga bills. O, yan po, linalagay yan sa isang imaginary basket. O yan, tinitingnan yan yung mga pagtaas ng presyo niyan, ng mga batayang pangangailangan natin. Food, mga kuryente, tubig, mga utilities, rental ng ano, rental ng bahay. Tapos transportation, papunta sa trabaho, pagpapaaral ng anak. Kapag tiningnan mo yan, kung yung mga tinataas niyan, consumer price index po yun. Pag pinagsama-sama mo yung mga factors na yan, purchasing power of the peso, consumer price index, dyan nadidetermine ang tinatawag nating inflation rate. Yung inflation rate natin. So pag mataas ang inflation rate, ibig sabihin po, mataas ang presyo, tumaas ang presyo ng bilihin. Ang bawat pagtaas ng rate ng inflation, halimbawa 0.5, halimbawa from 6% ang inflation, after 1 month naging 6.5, kahit 0.5 lang po yan, mataas na po yan. Kahit points, ano lang, ano yan, pag tiningnan mo na yan, sa actual, malaki po yan. Ngayon, nang umupo si Marcos Jr. noong June, 6.1% ang inflation rate natin, 6.1%. At nung nagkaroon siya ng press briefing, ang secretary no ng ang press secretary niya noon ay si ano na Trixie Cruz Angeles. Minsan nag ano siya, sabi niya tinanong siya ng media, "Mr. President, anong masasabi mo tungkol sa inflation rate natin?" Sabi niya,
Ilan nga yung inflation rate natin? Tinanong niya si Secretary Trixie Cruz Angeles. Sabi ni Trixie Cruz Angeles, Mr. President, 6.1% yata yon. Sabi ni Marcos Jr., sorry, mali yata, I beg to disagree. Hindi naman yata ganyan kalaki. Isipin nyo yan, ha? Nung June yan, ang sabi niya, I beg to disagree, hindi naman yata ganyan kalaki. Di ba? Tapos after one month, mga July, naging 6.4. Tapos nung September, August, September, October, basta ang alam ko, nung October, 7.7 na. Oh. Ngayon, 8% na ngayon yan. 8% na nitong November, mga kabunyog. O, mataas na yan. At sinasabi pa na hindi pa yan yung talagang pagtaas. Mas magiging mataas daw ang inflation rate sa first quarter. Ibig sabihin ng first quarter, yung unang 3 months ng 2023. Yung January, February, March. Doon daw inaasahan na mas lalong tataas ang inflation rate. So, itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin as measured sa inflation rate, ibig sabihin, pababa ng pababa ang purchasing power ng peso. Halos kukunti na lang ang nabibili ng 1,000. So, yung nabibili ng 1,000, kukunti na lang ngayon as compared noon. Yung nabibili ng 500, lalong kumukunti. So, ngayon, itong sinasabi ng DTI official, undersecretary ni Ruth Castelo, kasya na daw ang 500 para sa Noche Buena. Magno-Noche Buena, December 24. Buti ng ating gabi, di 25 na. Ano ba? Okay, yung pinakasimple na lang. Pinakasimple. Halimbawa, para naman ano-ano, halimbawa yung spaghetti. May pinakita dyan kanina eh. Ano ba yun? Tingnan ko nga ah, yung pinakita ng DTI. Yun daw ang mga pwedeng mabili. Ito, mayroong cheese, mayroong tinapay, mayroong ham, yung manipis, ano. Ayan, ito daw yung mabibili ng 500. Ang problema, anong mga pansahog mo dito? Siyempre kung magluluto ka ng spaghetti, kailangan may hotdog ka. So ibig sabihin dito, hindi, wala dito yung hotdog ah. So ibig sabihin, wala nang hotdog, spaghetti na lang. Walang sauce. Anong klaseng spaghetti to? Ha? Talagang nagpapatawa tong ano na to eh. Tapos yung ano niya, yung salad, ano to, gatas lang? Pwede ka bang gumawa ng salad na gatas lang? Eh talagang tong DTI na to. Ang sibuyas nga, tig 30 na ang isa eh, sabi ni Sainabi Garcitos. Wala nang mga cabbage, wala nang mga ano, kung magpapansit ka naman, halimbawa pansit ang anuin mo, wala nang cabbage. Wala na rin carrots. Ano kayang klase itong, ano ba itong DTI na to? Ah, mga kabunyog? So yan ang sinasabi nitong DTI. Okay na daw yan, kasya ng 500. Subok niya na daw yan. Namili siya sa ano, sa grocery ng mall. Yan. Kumasya daw yung 500. Ano naman kaya ang mabibili ng 500 niya? Yun na nga, pinakita niya may spaghetti pero walang hotdog. Aring sauce. Ay, ibang klase itong ano na to. Tapos may gatas. Saan mo gagamitin yung gatas? Pang salad, wala kang ano? Gatas lang ang nandyan mo? Ito, pinakita eh. Talagang mahirap ito, mga kabunyog. Ang problema ng mga nakaupo natin sa gobyerno, mga lutang eh. Dapat sana hindi na sila nagko-comment ng ganyan. Lalo lang silang nakaka-insulto eh. Akala mo naman sila, pag mapagkakasya nila, kumakain ba sila ng 500 na pang Noche Buena? Itong mga opisyal na to ng gobyerno, sigurado, ang dami nitong kinakain sa Noche Buena nila. Tapos sasabihin ang mga mahihirap, okay na to, sapat na tong 500. Ang problema sa mga ito, mga lutang eh, lalo lamang na nakakapagdagdag sa ngit-ngit ng mga mamamayan. Kasi hirap na yung mamamayan, tapos sasabihin mo, pwede na to, makakalampas na, mairaraos nyo na yung Noche Buena nyo, 500 lang, pwede na to. Kumbaga, lalo lang nilang pinapagalit ang mamamayan. Kasi ipipilit nilang ito na pwede na to. Undersecretary ng DTI. Ganon din yan. Nung tinatanong, ito bang bahay na to? Pwede na to? Sabi niya, pwede na yan. Matitira na yan. Kahit yung mga barong-barong, kapag nagsosurvey yung mga nasa housing department ng gobyerno, yung mga barong-barong, ikaklasify na nila yan. Okay na yan. Basta't importante matirahan. Kaya lumalabas ngayon, nababawasan daw yung mga walang matirahan, yung mga homeless, yung walang tirahan. Bakit?
Kasi kahit yung mga barong-barong, pinagtagpi-tagping basura, pinatungan ng bato, ginagyan ng gulong, sa survey ng gobyerno, kinaklasify na yan as ano, bahay. Di ba? Kaya nga may, ganta, may kantang ganyan si, ano, eh, si Gary Granada, di ba? Yung bahay. O, anong sabi doon? Paano napapaliit ng gobyerno yung bilang ng walang mga bahay? O, di i-classify mo as bahay yung barong-barong na pinagtagpi-tagping basura. Bahay na yon. Pag classify mo na yon as bahay, di, ano na, dumarami na ngayon ang may bahay. Ganyan ang gobyerno eh. Di ba? Ganyan mga kabunyog ang gobyerno. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.